Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng July 13, 2024 na kung saan ngayong weekend ay nagsisimula na po na lumakas ang dalawang LPA nating binabantayan sa kanluran at silangan po ng ating bansa. Ang nasa South China Sea ay tinawag po ng Joint Typhoon Warning Center na Invest 99W at ang nasa mahisilangan naman po ng Mindanao ay tinawag po na Invest 90W na nasa layo po ngayon ng 97 km east of Davao Region. Between 12 to 24 hours, ang nasa may South China Sea ay posible pong maging bagyo at patungo po dyan sa may southern part ng China. Habang ang nasa silangan naman ng Mindanao ay posible maging bagyo din between 3 to 5 days na muling banta po dito sa ating bansa. At ito nga ang pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo ay may mga namamataan dito na posibleng mga bagyo na malaking banta po dito sa ating bansa. Kaya patuloy po natin nababantayan ang development ng mga yan dahil posible pa rin po ang posibleng pagbabago. Samantala ang habagat ay lumalakas na nga po ang daloy nito sa kanlurang bahagi po ng ating bansa habang ang easterlies ay patuloy ang pagdaloy diyan po sa silangan ng Luzon at Visayas. At malakas na habagat ang ating aasahan, lalo na po yan next week, na sasabayan ng pagkakabuo ng mga sama ng panahon na posibleng maging bagyo sa paligid po ng ating bansa. Sa lagay ng ating panahon, ngayong tanghali ay mainit at malinsangan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, pero may chance na po ng muulap na kalangitan with isolated rains diyan po sa ilang bahagi ng Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas, Central at Eastern Visayas, Northern part ng Mindanao, Davao Region at may malalakas na ulan sa may Mimaropa, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Sokcergen. At sa susunod na mga oras ay posible ang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, Southern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon at maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rains sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera, kaya mag-ingat pa rin po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, iwasan po muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga baybayin ng Palawan. Dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 3 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako pa muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!